Sa pelikulang Nardong Putik, nandun yung karakter ni Colonel Laureano Maraña. Yan siya. Madalas na pagkakamali nating mga Pilipino, ay sinasabi natin, uy, bahay ng Kastila. Hindi Kastila ho nakapil dyan, mga Pilipino. Pilipino gumawa niyan, ginawa lang siya nung panahon ng Kastila. Yan ay bahay naman ng mga Atienza. Alam mo ba na si... Atienza? Bawa ako ang chairman ng National Historical Commission. Family is not cooperating. Mahirap. Na-discover din nila ang mga Batanggenyo yung magkakamag-anak. Tawag na matatanda dyan sa pin-sapin. In English, kissing cousins. Kissing sapin sa pin. Magandang hapon po mga kapatid at mga masugid na tagapanood ni Kayutubero. Nandito tayo sa Kalye Marcela Agoncillo na hinango sa gumawa ng ating bandila. Maraming bahay dito na hindi pa museo. Yung iba ay tinitirhan pa ng mga pamilya, no? So ituturo ko ang ilang bahay na kung saan nagmula ang ilang mga kilalang tao at saka yung mga may magagandang arkitektura. No? Unang-una, itong bahay na ito ay nung araw hindi ko masyadong pinapansin. Oo. Kasi halos bulok na, madilim, madumi. Ito ay pag-aari ng pamilya Asinas ng Taal, Batangas. Napabayaan nila sa loob ng mahabang panahon. Nasa abroad yata yung mga apo. At nung isang taon, ito ay pinagdesisyonan nila na ibenta na. Nabili ito ng isang kilalang anthropologist o eksperto sa Philippine Studies. Hindi ko mabanggitin ang pangalan. No, baka ayaw niya. We have to give due respect. At dahil siya ay eksperto, ni-restore niya yung bahay, pinalabas niya yung original design, kung titignan nyo. Lumabas yung mga adobe, no? At talagang ginawa niyang native, no? Yung copies windows. In fact, very soon, sabi niya, bubuksan daw niya yan sa mga guest. Ah, talaga? Oo. Nung nire-restore niya, na tinanggal nila yung kisame, na-discover nila may sa mga sawali. So native na native ang disenyo ng bahay na ito. No, hindi kagaya ng ibang mga bahay nung ginawa ng panahon ng Kastila. Yung iba nga may mga copper bronze ceilings na galing sa Europe, ano? Ito, doon tinanggal yung kisame, yung mga tabla, naglabasan yung sawali. So dito sa bahay na to, pag ito'y binuksan na sa publiko, makikita natin yung talagang original and authentic Filipino architecture. No, sawali, kapis, ano naman yan eh. Alam mo, madalas na pagkakamali nating mga Pilipino ay sinasabi natin, uy, bahay ng Kastila. Hindi Kastila ho nakapil dyan, mga Pilipino. At ang gumawa niyan ay mga Pilipinong karpintero, mason, mga Pilipinong mamanlililok, you know. Puro Pilipino gumawa niyan. Ginawa lang siya nung panahon ng Kastila. Marahil yung ibang bahay, siyempre mga Kastila ang nakatira, yung mga opisyal ng Kastila. Pero ito ang tinatawag na authentic Filipino architecture. Kasi sa Espanya, wala silang
wala sila doon ano, unang-una, wala silang mga kapis windows doon. Di ba? Wala sila. Nga, eh. Sa Spain, actually, ang Mediterranean style of architecture, kagaya ng vegan. Puro adobe, up and down. Okay? Yun ang Spanish architecture. No? Ganun din sa Spain. Ang Filipino architecture, adobe sa baba, kahoy sa taas. Sa Spain, hindi nila pwedeng gawin yun kasi wala silang gubat o tropical rainforest na kagaya natin. Ayun. Okay? So, ang pangalan ng bahay na ito ay Casa... Bahay Asinas. Bahay Asinas. Pero hindi na Asinas ang may-ari dahil siya'y nabili ng isang profesor, antropologista, isang historian. Tsaka nyo na malalaman. Okay, sige sir. Okay, at kapag kaya na binuksan na niya, magbablog tayo exclusively for nga, this sir, house. No? Pag nag-launch sila. Oo, sir, pag nag-launch sila. Okay? Sige, feature natin yan. Now, sa paligid nito, ito ay bahay ng mga ilagan. Ito naman, ito. Ilagan yan, itong dalawa. Ito, no? Tsaka ito. Yes. Ang ilagan ay isa sa mga original na apelidong Batanggenyo. Tagalog na Tagalog mula sa salitang ilag. May dalawang klase ng ilagan, I tsaka Y. Oo nga, sir. Yes. Pareho lang yan. Ayon sa mga matatanda rito, Y nung panahon ng Kastila. Siyempre, Hispanicized. Oo. Nung panahon daw ng Amerikano, nung in-establish ang public school system, alphabetical. Eh, pag Y ka, lagi ka sa hulihan. Meron daw iba na ayaw sa hulihan. So, binalik nila sa I. Kung tutusin, dapat dyan ay mula sa salitang ilag, Tagalog, ilag, umilag. Siyempre, nung panahon ng Kastila, maraming mga Pilipino, gusto nila medyo Kastilaloy din ang kanilang apelido para ika nga ay sosyal, saucy. No? Pero nung panahon ng Amerikano, may mga bumalik sa ay. Meron namang nanatili sa Y. Ang nangyari, nagkagulo. Ang hirap tuloy gawin ng kanilang family tree dahil sa Y tsaka sa I. Hindi mo malaman kung iba. Nagkahiwalay tuloy ng landas. Oo. So, marami na nagtanong sa akin, gumagawa din po ako ng family tree or genealogy. Medyo napakahirap ng ganyan kapag nagbago ang spelling. Oh, lalo na ngayon, no? Lalo na. Dahil malaking angkan pa naman ang ilaga. Oo. Ito naman ay nirerentahan ng isang, nakita natin, Jesus Lord, no? Amen. Pero, yan ay bahay naman ng mga Atienza. Alam mo ba na si... Atienza? Si Mayor Lito Atienza? Si Mayor Lito Atienza, ang father niya ay dito nagmula, ang lolo niya. Ah, talaga? Particularly sa San Luis, Batangas, na isang baryo na humiwalay sa Taal noong araw, noong 1861. Yung tsuhi niya, naging mayor ng Maynila noong Liberation, yung Herminihildo Atienza, kapatid ng tatay niya. Yung lolo nila ang galing dito sa area ng Taal, San Luis. Ah, si Mayor Lito Atienza. Mga Atienza pa lang yes, may ano nito. Maraming galing dito. Ang isa dito, alam mo, yung mga artistang sila Jay Ilagan, Liberty Ilagan, Robert Arevalo, mga Ilagan yan eh. Ang tatay ni Liberty Ilagan, tsaka nung yung nanay ni Jano Gibbs, si national artist Jerry De Leon. Yung De Leon, screen name lang yon. Kapatid ni Jerry De Leon, si Tito Arevalo, yun ang tatay ni Robert Arevalo. Galing, asawa ni Barbara Perez. Ang tatay naman ni Jay Ilagan, yung mati ni Idol nung araw na kung tawagin si Angel Esmeralda. Puro Ilagan yan. Ang tatay nila ay si Hermogenes Ilagan na hari ng Sarsuela na ipinanganak sa Bulacan. Sa Bulacan. Zarzuela. Okay. Ngunit, ang kanyang ama, si Simplicio Ilagan, yung ama ni Hermogenes Ilagan na hari ng Sarsuela, si Simplicio Ilagan ay taga-Taal, Batangas. Napunta siya ng Bulacan dahil isa siyang choir master. Traveling musician. Oo. So, dahil sa kanyang musika, lakbay ng lakbay, napunta ng Bulacan. So, dun ipinanganak sila Hermogenes. Naging taga-Bulacan tuloy itong angka ng mga artista. Oo. Ngunit ang kanilang ugat, nakausap ko si Miss Liberty Ilagan bago siya pumanaw,
kinonfirm niya sa akin na ayon niya sa oral history ng kanilang pamilya, ang kanilang ninuno ay galing sa Baal Palangas. Oh, galing. Liberty Ilagan, by the way, was formerly married to Rod Ong Pauco, the founder and owner of Barrio Fiesta. Si Liberty Ilagan, 1960s actress. Na yung si Rod Ong Pauco, kapatid ng father ni Hart Evangelista. Okay? Trivia. Trivia. So yung pinunta, yung pinakita natin, di Asinas at Tienza, tsaka Ilagan na letter Y. Oo, Y siya. Oo. Ngayon, patungo tayo dito. Isa sa pinakamagandang bahay dito na hindi pa halos nagagalaw ang loob. Napasok ko na to ilang beses. Kaibigan ko yung pamilya. Oh, tsaka yung aming ninuno yung magkakaibigan. Lolo pa namin. Ilagan din to. Itong yung bahay. Yung kulay puti. Na, malaki. Oo. Pero letter I. Okay. Ang mayari niyan ay dating mayor ng Taal nung araw, nung pagkatapos ng gera, from 1946 to the early 50s. Eto, si Mayor Ignacio Totoy Ilagan, na ika nga sinasabi ng mga taga-Taal, di ba tatanda, yun daw talagang barako. Oo. Naka big bike, medyo long hair, at may 45 sa bewang. Oo. Walang bodyguard. Siya yung mayor, siya din ang pulis. Eh, pag sinabi nating long hair, ang unang naaalala natin si Mayor Cesar Climaco ng Zamboanga. Oo. Eh, si Climaco, 70s, 80s na yan. 60s, 70s, 80s sa ano, sa Zamboanga. Eto, 1940s. Ah, okay. Okay, so, galing. Before Cesar Climaco, there was Mayor Totoy Ilagan of Taal, Batangas, the mayor of Taal during the late 40s and early 50s, six-footer. Pero dentista siya, doktor. At sabi ng matatanda, may big bike daw yun ng araw, Harley. Oh. Tapos may sukbet. Pag umikot daw yun, talagang lahat ng siga uwian. Oo, atras sila. In fact, sa bahay na ito, may kulungan sa ilalim. Kulungan ng alon, sir? Pagka nag-iikot si Mayor, kapag kami lalasing-lasing dyan. Ah, kulungan ng tao. Oo, loloko-loko. Dinadampod niya, kinukulong niya sa ilalim ng bahay. Doon sa ilalim na hagdanan, merong kulungan. Oo, dyan ka! Oo. So, hindi ito open for public, sir, talaga? Hindi pa ito open for public. Private pa yan. Pero sabi sa akin ng apo, darating yung araw, paayos niya at makikita rin ng publiko. Ayun. So, abangan natin yan. Sana, hindi ko lang alam kung kailan mangyayari yan. Hopefully, soon na yan. Okay. Now, yung katabi, kamag-anak nila, Ilagan din yan na nag-asawa ng Baryon. Ilagan Baryon na yung apo, si Mr. Manny Innumerable, ay kolektor ng kamera. Itong Galeria Taal. Galeria Taal. Napasok mo na yan. Oo, sir. Okay. Na-picture na natin ito, Galeria Taal. Si Mr. Manny Innumerable ang may-ari ng Stage Riggers. Ito yung kumpanya na gumagawa ng mga stage kapag may mga foreign concerts o mga international or national events. Apo siya ng Ilagan at Baryon. So kamag-anak niya, itong katabi dito, itong si Mayor Toto. Usually naman, ang mga Batanggenyo noong araw, they marry each other. Kasin to kasin. Hindi naman kapatid to kapatid, no? Hindi naman. Okay, basta kasin. First kasin, alam ganyan. Alam mo ba na ang lolo't lola ko sa tuhod ay mag-second kasin? Talaga? Ang lolo't, ang magulang ng chewing ko, si Leo Martinez, Congressman Manik Manaog, mag-second kasin din. Ah, talaga, tatlong, sir? Tatlong beses ko siyang chewin. Pero sir, ano ba yung dahilan? Bakit kailangan mag-marry yung ano kasi, ang akala ng mga Pilipino ay para daw mapag-isa ang yaman. Actually, dito sa Batangas hindi. Kasi nung araw, kaya mayayabang ang mga Batanggenyo. Kasi ang pagitan or the gap between the rich and the poor in Batangas is narrow. Ang mga mahihirap dito, lalo na nung araw, ay may sariling lupa. Kahit maliit. Hindi kagaya Pasintabe, pero hindi kagaya sa ibang lalawigan. Ang mahirap ay talagang mahirap. Walang lupa, slave, sakada. Dito walang ganun. Kaya ang mga Batanggenyo ang huling sumuko sa mga Amerikano sa pamamagitan o sa pamamuno ni General Miguel Malvar dahil natuklusan ng mga Amerikano na kapag ka ang mayaman sa Batangas ay napasuko nila, it doesn't necessarily mean na susunod ang mahihirap. Dahil ang mga mahihirap ay hindi sakop
ng mayayaman. Hindi ka gaya sa ibang lalawiga, kapag si Don ay napasuko mo, automatic lahat ng taho niya susuko. Oo. Ah, dito hindi. Dito hindi. Oo. Oo, iba. Kaya nahirapan ang mga Amerikano dito. At yun niya, isang dahilan na discovery din nila ang mga Batanggenyo yung magkakamag-anak. At ika nga, syempre, bakit mo ibebenta sarili mong kadugo? Oo nga. Isa yun. So, kaya ang Batangas na'y pinarusahan. Mas maraming namatay dito kaysa sa Samar, sa Balangiga. 1/3 of our population, according to history, was wiped out. Not only through killings, hindi lang dahil sa gera, maraming namatay sa sakit. Malaria, cholera, etc. Sumikat lang ang Balangiga sa Samar dahil sa Bell. Pero mas maraming namatay at pinatay sa Batangas. Ayun. So maraming, yung mga sinasabi ni Sir Derek, yun yung mga hindi natin na-feature, ano? In fact, pero maramihan kasi dito na-feature na din natin. Mm-hmm. Like ito, Leon Apacible. Ano yan? Originally, Anibersario Martinez yan. Ah, okay. Na yung kamag-anak din ito, nag-asawa ng Martinez Ilagan, magkakarugtong yan. Na yung anak na babae, si Doña Matilde Anibersario Martinez, na pangasawa ni Don Leon Apacible ng Balayan, yung bayani, no? Oo, na financier ng si revolution, na pinsan naman ng aking lolo sa Talapakan. Oo. Sa Balayan naman kami. Ah, talaga? Kaya ang mga Apacible napunta rito kasi dito siya nagkaasawa. Oh. Misis niya taga dito. Ngayon, napunta ito sa mga noble kasi si Doña Matilde, nung namatay si Don Leon Apacible, nag-asawa siyang muli. Ang napangasawa niya ay si Don Vicente Noble, na naging gobernador ng Batangas noong 1930s, from 1931 to 1939. Although wala silang anak, pero ito ay naipamana dun sa isang kapatid ni Governor Vicente Noble na si Juanito Noble. Now, yung descendants ni Dr. Juanito Noble, doktor yun ay ibinenta kay Mr. Ernie Villavicencio na apo naman sa tuhod ni Doña Gliceria Villavicencio, yung godmother ng revolution. At nagataan din. Ruin of the Philippines. Ginawa niyang bed and breakfast. Ayun. Karugtong nung Paradores. Paradores. Kung saan ka matutulog mamayang gabi. Oh. Okay? Dito sa Batangas, makakakita ka ng apelyido pareho, katigbak-katigbak. Ilagan-ilagan. Oo, bakit ba, sir? Oo, magpinsan yung magulang . Ah, okay. Okay? Ang tawag na matatanda dyan sa pinsapin. In English, kissing cousins. Kissing, sapin, kissing cousin. Here in Batangas, we can identify beyond third cousin. Alam mo ba sa Balayan, ha? Meron akong isang tiyuhin. Since the 1970s, gumagawa na siya ng family tree. Buhay pa yung matatanda. Oo. Sabi ko, tinanong ko siya, Tito, how are you related to my father? Sabi niya, kuha ka ng ballpen tsaka papel. Lista niya, pangalan ng mga ninuno. Sabi niya, ang tatay mo, your dad is my seventh cousin. Oh. Where in the world, or where in the Philippines, can you identify a seventh cousin? Mayroon pa palang seventh cousin na tinatawag siya? Ano yan eh? Alam ko, ang third, hanggang third lang. Well, kasi yun lang ang kaya ng Pilipino. Okay. Iba nga, hanggang second na lang eh. Hanggang second na lang. Oo. Ngayon, bakit madali i-identify ang third, fourth, fifth sa Batangas? Kasi ang mga ninuno magpipinsan. Oo nga. Paikot-ikot lang. Ikot-ikot lang sila. Oo. Kasing-kasing. Yeah, di ba? Sapin-sapin. Ika nga, may kasabihan dito sa Batangas ay ano, nasa ang pansarap kundi nasa kamag-anak. Ah, ganun? Ano yan? Nasa ang pansarap kundi nasa kamag-anak. Joke lang. Well, parang part ng katatawanan. Oo, part ng katatawanan. Kasabihan. Ito, bahay ito ng mga Maranya Villalobos. Okay? Sino yung Maranya? In the 1950s, ang PC Commander or Philippine Constabulary Commander ng Cavite ay si Colonel Laureano Maranya. Yun ang nakahuli kay Nardong Putik. Yung sikat na siga-siga ng Cavite na sinasabing may agimat. Kinulong niya, no? Pinagbagong buhay niya, etc., etc. Naging magkumpari pa sila.
Pero si Nardong Putik tumakas sa kulungan, kasi alam mo, ginagamit din siyang hard gunman ng mga politiko doon. Magulo din ang politika ng Cavite nung araw, di ba? Yung mga sila Governor Camerino, Governor Justiniano Montano na naging sa maglo. So, tinutulungan siya ni Colonel Maranya magbagong buhay, pero hindi niya nagawa kasi natutukso siyang ng, alam na, salapi. Dahil ginagamit siya ng mga political warlords. Tumakas siya. Nung hinahunting siya ni Colonel Maranya, pare, huwag kong pare tayo, sumuko ka na. Ayaw niya. Ayaw niya. Ang masakit dito, pinatay niya si Colonel Maranya. Napatay si Colonel Maranya sa isang labanan, 1957. Sa pelikulang Nardong Putik, nandun yung karakter ni Colonel Laureano Maranya. Diyan siya, tinanganak. Ah. Kung paano, yung pelikula ni Ramon Revilla. Oo. So ito yung bahay niya. Yes. Ang dami nating nalalaman kay Sir Derek. Ngayon, ito naman ay bahay, ito naman, ng, ito. Bahay ng mga Zagala. Zagala. Oo. Okay. Si Colonel Ramon Zagala ay bayani nung panahon ng Hapon. Oo. Okay, ang anak niya, si General Rafael Zagala. Okay, nabanggit ko to sa Villa Tortuga, no? Oh yes, oo. Naging Army Chief nung panahon ng Martial Law, na isa sa mga sinasabing Rolex Generals ni Pangulong Marcos. Oo, no? Yes, oo. So, siya ang hepe ng Philippine Army noong 1970, si General Rafael Zagala. Patay na siya, pumanaw na siya. Yung anak ni General Rafael Zagala na ang pangalan ay Ramon din, hango dun sa lolo. So, Ramon Zagala II siya. Siya ngayon, dati siyang spokesperson ng AFP. Oo. Ngayon, siya ang chief ng Presidential Security Guard ni President Bongbong Marcos. Okay. So anong balak nila rito, sir? Well, yung ito? Father ni sila, General Rafael Zagala, maraming magkakapatid eh. Oo. For the meantime, parang wala pa silang plano. Wala pa? Oo. Patay na yung matatanda, siyempre magpipinsan sila, Colonel Zagala. Ewan ko kung ano. Yun nga, kagaya nung nabanggit ko nung diniscuss natin ng Villa Tortuga, maraming ancestral house, walang last Itulog. Will. At even title, nagiging komunales. Pag sinabing komunales, it's common property for all. Oo. Yun ang tingin ng matatanda. Na hindi naman nila akalain at hindi natin akalain na darating ang araw na maghihirap ng marami. Alam mo na, noong araw magaan ang buhay. Ngayon, sa hirap ng buhay, kahit kasing liit ng banyo ang lupa, eh, pinag-aawayan ng magkakamag-anak. At nakakalungkot, nagkakaroon pa ng mga mapatayan, di ba? So, ganun ang nangyayari sa yung mga ancestral houses na nabibili ni Engineer Acusar. Madami doon ang kaso, family squabbles. O pinag-aawayan ng angkan hanggang sa maibenta na. Maibenta na lang. Oo, kesa masira na at anayin. Ito, pag-aari originally ng isang pamilya dito, yung mga Kalapatya. Ah, ito, sir. Oo. Nabili for ng isang sikat na abogado at pianista, si Attorney Tonying Pastor ng Batangas City. Pero ibinenta din niya at binili din ni Mr. Ernie Villavicencio yung may-ari ng hotel na tutulugan mo. Pero for the meantime, ganyan lang muna. Ganyan lang wala muna pang desisyon si Mr. Villavicencio kung anong plano niyang gawin dyan. Okay. Ayan na, nandito na ulit tayo sa Villa Tortuga. Okay. Now, itong maliit na bahay na ito sa mga Garcia. Garcia. Ah, ito, ito. Okay. Alam mo ba na ang governor dati ng Bataan, na mayapa na, si Governor Tet Garcia. Opo. Dito galing sa Taal ang father. Ah, talaga, sir? Oo. Dito galing sa Taal. At ang asawa ni former Senator T.G. Gingona, Garcia din. Dito galing yan sa bahay na ito. Ah. Okay. So, dating governor ng Bataan at asawa ni former Senator T.G. Gingona. Dito. Dito. Garcia. Na itong mga Garcia,
intermarried with the Zagalas. Oh. Ang asawa ni ang nanay ni General Rafael Zagara is Garcia, and then nag-intermarry din sila sa Gaol, na ito na ngayon yung Villa Tortuga, no, Gaol Garcia, no. So nagpaikot-ikot na yung magkakapitbahay, magkakapitbahay, magkakamag-anak, at sila-sila ang nag-aasawahan. Yan. So ito na yung Villa Tortuga. Okay. Titingnan natin ngayon, no, kung may tao doon sa kabila. Eh, yung katabi. Oo. Eh, noong araw, magkarugtong yung bahay na yan. Oo. Isa lang yan, mga gahol. Okay. Ngayon, dahil sa intermarriage, hindi ko na i-detalye, bago magpanahon ng 1930s, nagka-problema yung angkan. Oo. Nahati. Ito, namana ng mga kamag-anak nilang Garcia Sagala mula sa gahol. Ang napunta sa mga talagang gahol, ito. Oh. Ang inya, nabanggit ko nga, ang isa sa mga descendant ay yung chewing ko na si Ramon Orlina, yung glass sculptor. Bakit ko siya naging chewing? Kasi ang lola naman niya, taga-Balayan, na nag-asawa ng taga-Taal. So dati, iisa lang isa ito. Isa lang yan. Meron daw yung passageway. Oo, papunta sa kabila. Oo. Ay nung nagkanya-kanya, hindi tinanggal. Para wala na lang ano, gulo. Away. Sige, patihin na natin. O yun na yan. Hindi ko na i-detalye dahil yun matagal na nakalibing yung problemang yon at ayaw nating buhayin. Oo nga, sir. Ano naman ito? Ito ay Garcia Buseta yan. Garcia Buseta. Magkakamag-anak din niya. Ito, Bicasto. Actually, ito bahay eh. Ah, ito? Oo, nag-iba na nga dahil sa bagyo. Ito, itong katabi ng bahay ni Tito Ramon Orlina, yun Kamalig, ano? Ayun, oh yes po, sa pagitan, Kamalig. Nakikita mo yung bato na ano yan, bahay yan ng mga Cabrera. Ah, talaga? Na kamag-anak din nila, nag-iba ng bagyo. Oo. Ah, ito. Oo. Yan para sayang. Ruin, no? O ruin na nga siya. Ito, may problema yung ilang bahay dito, gaya nito. May isang kamag-anak na ayaw umalis dito. Oo. So, hindi tuloy maibenta nung ibang partido. Oo. O ma-restore. Kasi nga, una-una, walang last will. Oo. Ayaw namang umalis nung isa. So, may pagtatalo. Oo. So, hindi na natin i-detalye. Pero na, sir, pinapakita lang natin ang mga common problems ng mga ancestral houses. Kung bakit nasasayang, nagigiba, nasisira, naibebenta hanggang sa tuluyang mawala. Oo. So, ano naman yung opinion mo dun sa mga ganun, sir? Yung mga ancestral house, hindi lang dito sa Taal, kundi sa ibang parte ng Pilipinas na hindi na-retain, tapos binenta, binigay sa Chinese, tapos giniba. Yun ang masakit. Oo, sir, no? Yun ang masakit. Well, alam natin na, lalo na sa Manila, no? Ang mga liquid ngayon ay itong mga Chinese Filipino businessmen. In fact, sabi nga nila, iba dyan, galing, yung funds galing pa sa China. So, syempre, pag money talks, no, madali na lang. Madali na lang. Ayaw na natin magdetalye, pero alam mo na, pag pera-pera ang pinag-usapan, hindi nasusunod yung mga batas sa heritage, sa history. Wala na, sir. Ilagaya na yan. Pero sir, may mga ilan din kasi na walang-wala naman talaga. Mayroon silang heritage house na ipamana, pero hindi naman sila afford na i-restore yung bahay. Yeah. No, sir, ano? Tapos, syempre, may nag-alok sa kanila na bilhin. Kailangan nila eh. Kaya, ginagrab na nila. No, sir, no? Ang National Historical Commission, hindi ko rin masisi kasi hindi naman din ganun kalaki ang budget nila para i-declare nila na i-declare ang mga maraming ano. Dapat kasi, bukod sa budget, ano, sa pondo, may kooperasyon din ng pamilya. Bawa ako ang chairman ng National Historical Commission. Gustuin ko ma-declare to na heritage or historical ano. Pero kung yung pamilya, if the family is not cooperating, mahirap. Oo. Hindi naman sila pwedeng basta declare na ng declare ng walang agreement with the family. Tama ka dyan, sir. Totoo. I agree. Ang problema, maraming pamilya na hindi naman mahilig sa kasaysayan o hindi well-versed sa ano, lalo na pag nag-aaway-away, wala sila pakialam, gusto pirahin, no? So, yun. Kaysa naman mag-aaway-away, di sige na. Di ba? Benta na lang. Yun ang masakit.
Tapos yeah, syempre, pagka ang buyer eh mayaman, tatayuan ng Jollibee o McDo or condominium. Oo nga sir, ano? Papatay. Patayan. Tawag dyan ay kamalig o warehouse. No, nung araw, dyan nilalagay ang bigas, ang mga supply ng bigas para sa bayan o sa, ito yan, sir, sa ito, isang komunidad. Oo. Okay. Kamalig. May where, ang mga bayan nung araw, yung mga lumang bayan, meron silang tinatawag na kamalig o bodega ng bayan. Diyan nilalagay ang mga ani ng palay, asukal, at iba't iba pang mga gulay, at saka yung mga kagamitan din sa pagkasaka. So, paano to? Ang kamalig is usually no araw is gobyerno rin. Oo. Kumbaga, bodegang bayan. Oo, nga bodegang bayan. Oo. So, maraming salamat, Sir Derek, na sa pagbibigay niyo sa amin ng information. So, bali, sa mga naghahanap lang, ano, Sir Derek, kasi may mga kababayan tayo na pumupunta rito sa Taal. Yes. Gusto nilang mag-tour. And, siyempre, karamihan dyan naghahanap ng tour guide, yes, para ma-explain sa kanila yung ibigay mga houses. Ibigay ko sa inyo yung aking so, email. Email. Pa-flash natin dyan. Oh, i-flash natin, sir. So, si Sir Derek lang yung kukontakin natin para mag-tour sa inyo. Yes. Ay, at medyo lubog ng araw, piyesta dito, maraming tao. So, kami, ika nga, magpapakasaya na ngayon gabi. Relax muna tayo. Relax mode muna kami. Ayun. Maraming salamat, Sir Derek Manas. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you.